Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang panibagong paksa patungkol sa paggalang. Ang paksang ito ay patungkol sa pagsasabuhay ng paggalang. Noong nakaraang linggo, ating tinalakay ang tatlong mahalagang paksa patungkol sa pagpapakita ng paggalang sa ating magulang, sa nakatatanda, at sa may otoridad. Alam kong inyong natutunan na isaisip ang mga bagay na nakapaloob doon sa talakayan. Pero ngayong araw na ito, ating tatalakayin kung paano natin ito isasabuhay. Ang pagsasabuhay ng paggalang ay dapat may paggabay ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng sumusunod. Okay, so una, pagpapanatili ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Okay, so halimbawa na lang sa ating pamilya, kung iginagalang mo ang ating mga magulang, ang mga nakatatanda, so doon sa loob ng ating tahanan, kung tayo ay aalis ng bahay, matuto tayong magpaalam, or kung nasa labas man tayo ng ating mga tahanan, kung tayo malilate o umuwi, mag-text man lang tayo or magpasabi. Yun ang isa sa mga paraan para maipakita mo na iginagalang mo ang iyong mga magulang. Okay. At pangalawa, pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang ginagalawan. Okay. So yung pagkilala natin sa halaga ng pamilya at lipunang ginagalawan ay isa sa mga pinaka importanteng bagay na dapat nating isaisip palagi. Okay? So pag pinapahalagan mo ang iyong pamilya, doon sa mga ginagawa mo sa araw-araw, lagi mo silang iniisip na yung ginagawa mo laging tama. Kasi kung mali yung ginagawa mo, sino yung maaapektuhan? Sino yung i-judge ng tao? Di ba't yung ating mga magulang? Kasi kung hindi maganda yung ipinapakita mo, ito ay magre-reflect doon sa pagpapalaki sa iyo ng mga magulang, kung paano kanila pinalaki. Kaya tandaan po natin na lagi nating isipin or lagi nating ipakita yung mga magandang katangian kung tayo ay nasa labas ng ating tahanan. Ang sumunod, pagkilala sa kakayahan ng kapwa na paunla rin ang sarili at iwasto ang kanyang pagkakamali. Okay, so halimbawa na lang sa ating pamilya, meron tayong mga kapatid na nakinakakitaan ng kakaibang kakayahan. Halimbawa, magagaling sa pagganta, sa pagsayaw, dapat natin silang suportahan. Okay, hindi yung parang ida-down pa natin sila, nagkakaroon tayo ng inggit or kung ano pa man. Okay, masama po yun. At ang nabanggit pa doon, iwasto ang kanyang pagkakamali. Okay, so halimbawa kung tayo ay nakababata lamang mga kapatid, pwede rin naman tayong magbigay ng mga opinion sa ating mga nakatatandang kapatid kung nakikita natin na hindi tama yung kanilang mga ipinapakitang gawin at alam mo na meron kang pwedeng gawin para maitama mo ito, why not? Diba? Makakatulong ka pa. Sumunod, pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos na salita at kilos. Okay, so dapat yung ating mga sinasabi palagi ay hindi yung mga nakakasakit or nakaka-apekto sa damdamin ng ating kapwa. Yes, maganda yung magsabi ng katotohanan or tamang opinion, pero dapat pumili tayo ng mga salita na alam nating hindi makakasakit sa kanila. Okay. Sumunod, pagtulong at paglilingkod sa kapwa. Ayan, isa yan sa pagpapakita ng paggalang sa ating mga kapwa. Kung alam po natin sa labas ng ating tahanan, may nakita tayong mga nahihirapang nakatatanda, pwede tayong tumulong sa kanila or pwede natin silang tulungan kung kaya natin ang gawain na iyon. Halimbawa na lang kung merong nakatatanda na tatawid sa kalsada, pwede mo silang alalayan, di ba? Para makatawid ng maayos sa kalsada. Sumunod,
Pagsasaisip sa tuwi na ang tao ay bukod tangi dahil sa kanyang isip at kilos loob. Okay, tama naman yun. Ang tao ay bukod tangi sa mundo. Okay, kasi siya lang yung nag-iisang nilalang sa mundo na merong damdamin at puso kung saan ikinoconsider niya yung damdamin ng ibang tao. Kumbaga, ang ibig kong sabihin, tayo ay mas mataas yung ating category compare sa mga ibang nilalang nandito sa mundo. Okay? Dahil ang tao, iba-iba ang katangian ng tao eh. Pagiging maunawain, pagiging mapagmahal, at kung ano paman. Okay? So, hindi ko sinasabing yung ibang hayop, hindi nila pinapahalagahan yung kanilang mga kapamilya. Okay? Kita naman natin sa mga hayop, di ba? For example na lang sa mga aso at sa mga pusa, kung sila ay nag-aaruga ng kanilang mga baby, nandun talaga. Pero, hindi yun maikukumpara sa mga tao. Tayo ay bukod tangi dito sa mundo. Sumunod, pagsusuri sa kalagayan ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanyang pangangailangan. Okay. So, kung meron tayo na kapwa na nakikita nating nahihirapan, yung sinabi ko nga kanina, kung kaya nating tumulong ay tumulong tayo. Diba? Especially kung may mga sakuna na dumadating sa atin, mga trahedya, diba? Nung nakaraang taon, sunod-sunod yung mga trahedyang dumaan sa ating bansa. Okay, may mga tao na tumulong at bukas yung kanilang puso para magbigay ng tulong sa ating mga kababayang na apektuhan. At sumunod, pagbibigay sa kapwa ng karapatan at dignidad na dapat sa kanya. Ayan. So lahat tayo ay may karapatan, 'di ba? Kung lahat tayo ay may karapatan na ilabas yung ating mga opinion. Okay, ipakita kung ano yung gusto natin, 'di ba? Dahil dito sa atin, dito sa Pilipinas, tayo ay isa sa mga bansang pinaiiral ang demokrasya. At ang sumunod, pag-iwas sa madali ang paghuhusga at pagbibitiw ng masakit na salita. Ito yung dapat nating iiwasan palagi, yung mamintas, magbigtaw ng mga masakit na salita sa ating kapwa. Okay, kasi ang salita, pag nasabi mo na, hindi mo na yan kailanman mababawi pa. Okay, sumunod, pag-iwas sa discrimination. Okay, tayo nandito na sa 21st century na ano. So, iwaglit na natin sa isip natin yung mga discrimination. Diba? Lahat tayo ay pantay-pantay dito sa mundo. Okay, ano man yung estado natin sa buhay. Sumunod, pagpapahalaga sa tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Ayan. So, diba nga sinabi sa Bible, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Okay, so, alam ko yung ating tinatawag na pagpapatawad, minsan mahirap maibigay lalo kung malaki yung nagawang pagkakamali sa atin. Pero alam ko, darating yung mga oras or time kung saan mapapatawad din natin yung tao na nagkasala sa atin. Kasi nga, sabi nga, time can heal. Okay, so sana naunawaan natin yung ating talakayan ngayon at lagi po nating isasabuhay yung mga magagandang kaugalian na ating natutunan sa ating mga magulang at sa ating mga nakatatanda. Okay, maraming salamat po at magandang umaga.